Magandang araw mga kalakbay. So, ang gagawin natin ngayon, ipapatch natin yung or i-vulcanize natin yung nabutas natin na interior. So, magiging spare na lang natin itong interior na to, yung extra interior. Ang kailangan natin syempre ito. Hand pump. Tapos itong ano natin ito. Itong patch kit natin. So, ayan. Ang dami niya ito. Patch. Itong rubber solution. Tapos itong pangkiskis natin. So alamin natin kung paano natin ipapatch to. Tara. So yun. Kailangan natin syempre itong interior, itong bato. Yan. Pamukpok natin sa mga nanakaw ng bike. De joke lang. So ito. Itong patch kit natin, so naglalaman yan ng patch, ng yan, pangkiskis. Alamin natin kung paano natin gagamitin itong pangkiskis na to. Yan, ito yung patch natin. Pantapal natin yan sa butas mamaya. So yun, ito yung pangkiskis natin. Alamin natin kung paano itong ginagamit. So yan. Hanapin mo yung butas and then kikiskisin mo yung paligid o yung part ng may butas para maalis yung tawag dito, yung mga parang thread niya dun sa may interior. Kasi pwedeng pagsimulan ng singaw yun eh. So kikiskisin mo yan. Kung may papel diliha. Pero ang mahalaga, magasgasan mo siya. Pero, syempre, dahan-dahan lang. Baka naman mabutas. Dahan-dahan lang. Ang purpose lang nito ay para mas kumapit ipandikit and then para mawala rin yung guhit-guhit, yung mapudpud yung pinaka-thread na guhit-guhit ng interior. Kasi kung makikita nyo yung interior, meron yung parang guhit na maliliit. So, pwede kasing pagsimulan ng singaw yun kapag tinapalan mo. Pwedeng doon dumaan yung hangin. So, kailangan kiskisin mo talaga. Pero dahan-dahan pa rin. Kaya sabi ko dahan-dahan kasi baka naman mabutas lalo. Yan. Yan ang purpose ng papel diliha or ng ganyan metal type na medyo magaspang. And then next, ito yung ano natin. Rubber solution na. After natin makiskis, yan. Makiskis yung pinaka-interior niya. Ganito na yung gagawin natin. Rubber solution na. Lalagyan natin yung pinaka-paligid or yung interior. Yung paglalagyan natin, ang pagdidikitan natin ng patch. So, ganyan. Kailangan maikalat natin yung pandikit, ganyan, yan. Yung part na pagdidikit ang kailangan, maikalat natin siya. Siyempre, manipis lang. Huwag masyadong makapal para mabilis din matuyo. Kasi patutuyuin pa yan bago natin iligay yung patch kit or yung patch. Yung rubber patch niya. So, ayun. After natin mapatuyo ng 5 minutes yung rubber solution. So yan, pwede na nating ilagay itong patch. Itong pang tapal natin sa butas.
araw, pero wala, okay naman. So success ang pagpapatch natin ngayon, ganun lang kadali. And so ayun mga kalakbay, na gawa na natin, na patch na natin yung interior natin. So okay naman, wala naman singaw. So ganun lang kadali. So basic lang naman. Para sa mga newbie, kailangan yung matutunan nyo, kasi isa yun sa mga kakailanganin yung matutunan kapag nasa kalsada na kayo eh. In case na mabutasan man kayo ng gulong, alam nyo kung paano gawin to or mag-patch. So baliwala rin kasi kung meron kang patch kit na dala, kung hindi ka rin naman marunong magbaklas at mag-patch ng interior, wala rin. So mahalaga rin yun na malaman nyo yun. So paano, hanggang dito na lang mga kalakbay, hanggang sa susunod na topic na pag-usapan natin.